kalaman sa kalusugan. Kauna-una ang kaso ng flu fever sa Pilipinas na itala. Rangko ng Pilipinas sa PISA. Ano nga ba? Samantala, good news mga ka-eskwela. Dahil libre college examination fees, mararanasan na. At artwork na natagpuan sa Indonesia, nagdulot ng misteryo. Patricia, ano mo bang may bagong sakit? Mula lang tayo ang naitala ngayon. Naku, Jerome, balita kong nakakaawa nito sa mga tao. Kaya naman upang mas maging handahat alerto tayo, halina't mag-i-update kay Joanna o Jerome. Ganda rin yung babae. Face mask ko na naman ba? Ito ay matapos kong pirmahin ng Bureau of Animal Industry. Ito lamang ika-22 ng Hunyo ang kaso ng Q fever sa isang kambing dito sa Pilipinas. Kabilang sa sintomas na naturang sakit ang headache, fatigue, lagnat, at chills. Gayunpaman, ayon kay Dr. Dakigan, kontrolado na ang naturang kaso at patuloy ang isinasagawang monitoring. Kasi talagang yung mga animals ay secluded lang dun sa isang area. Kumbaga, napigilan natin yung pagkalat. Hindi siya naikalat talaga. Juana, saan nga pa nagsimula ang unang kaso at ano ang posibleng mangyari kung sakaling lalalaan ng sakit? Patricia, ang unang kaso nito ay nagmula sa Santa Cruz, Marinduque. At kapag hindi agad na agapan, ay maaari mag-resulta ng sakit sa atay at komplikasyon sa puso. Kaya naman, as your certified student camper, may tip ako for you. Para maging handa, umaliging manood ng Patricia Jero. At yan si Joanna Ocheron ng Babalita. Mga ka-eskwela, alam niyo bang marami ang narismaya sa rangko ng Pilipinas katungkol sa bagong labas na resulta ng PISA? Kung ano ang dahilan, ating alamin sa report na ito. Na 35% sa pag-iwas ng balita o news avoidance. Ito ay sa dahilang hindi umano kaaya-aya at nasisela ang mga temang nasa balitang kanilang napapanood. Dagdag pa ng DNR, tumaas naman sa 25% sa dating 23% ang paggamit ng mga kabataang Pilipino sa TikTok at iba pang social media platforms bilang reliable news source. Ay, tayo, kaya 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 ka
nananaliksik mula sa Griffith University ang bago nilang nadiskubri na artwork na unang nasilayan sa isang kuweba sa Sulawesi Islands, Indonesia. Gamit ang laser dating, tinagurian nila ang 51,200-year-old artwork bilang pinakamatandang narrative artwork na gawa ng tao. Sa ngayon, nananatili pa rin misteryo ang kwento sa likod nito. Gayunpaman, ito ay nagpapatunay na ang masining na paglalahad ng kwento ay noon pa may parte na sa kasaysayan ng tao. Ang iyong kakampi sa paghahatid ng balita, Avi Tatay. At yan ang mga balitang nakalap sa oras na ito. Mga ka-eskwela, pack your bags at maghanda na dahil ilang araw na lang balik-eskwela na. Oo nga no. Mga ka-campus, good luck and God bless and you susunod the journey mula dito, Service City of the South, ako si Jerome Valdez. At ito naman po, si Patricia Sevilla. Ano mang oras?